Good days, boys and girls all over the world. Welcome mga Karatsboy Gaming sa ating NFT Games Review for today. Disclaimer lang guys, always do your own research and invest at your own risk. Please be responsible of your own money and investment. This video is for informational purpose only. At kung bago ka sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe and click the notification button together with my social media account para lagi ka updated sa mga new NFT games na ilalabas ko. Welcome back guys dito sa new update ng Magic of Universe. And we are back mga boy! Arats na at i-review natin tong bagong NFT games ngayon. Ito ang Magic of Universe. So sabay-sabay natin guys na i-review ko anong meron dito sa games na to ng Magic of Universe. So ano nga ba kakaiba dito sa games na to na wala sa ibang games. So tingnan natin. So this is my first time na makita tong website nila at saka yung mga white papers nila, check din natin yan ngayon. Pero bago ang lahat guys, sinasabi sa mga new NFT games na nare-review ko, always remember guys na risk an amount that you can afford to lose and do research before invest anything, okay? Inuulit ko guys, hindi ko ito sinasuggest at mas lalong hindi ko ito ina-advise dahil hindi ito financial advice, okay? Do your own research. Mag-jor kayo, manood kayo ng mga YouTube, magbasa-basa kayo about sa NFT na i-review natin for today, okay? Hindi po ikat guys na nireview ko dito sa YouTube channel ko is okay tong games na to, okay? It's own judgment pa rin, okay? So yun nga guys, una kailangan natin pumunta sa kanilang official website na www.magicofuniverse.games. Ilalagay ko lahat ng mga link na gagamitin natin sa video ito sa description sa baba. So pakibasa na lang doon if ever na kailangan ninyo ng mga link. So ito na nga kanilang website, ang Magic of Universe. So kung makikita natin, meron silang gameplay, NFT item, MGC coin. So MGC magiging token nila dito. Then CRA coin, so another CRA coin. May dalawang coin na magaganap dito sa games na to. Then team, roadmap, and the white paper. Okay? So kung mapapansin natin na kanilang header na kanilang website is okay naman, maganda, pagkakagawa. Kung mapapansin natin yung mga character dito is parang mga chibi character. Ma, ito mage to malamang. Orc. Ito to, daddy orc. Ito archer, wizard. Then golem and ito, master wizard. Ewan ko. Mga chibi na lumaki. Ayan, parang ganun. Then proceed tayo dito sa kanilang gameplay. So sabi dito, gameplay nila, ayan, the player can earn gold coins by building a multi-level fantasy and recruiting the brave to enter the fantasy to tame monster and upgrade. And finally, save the chaotic divine divinity caused by the invasion of unknown aliens in the universe. In the game, the players will experience a magical and fantastic world. The player upgrade the Brave and Fantasy through the tokens of the game. The Brave, Fantasy, Gold Coins, and Magic Fruits can also be sold and transferred to other players in the market, thus earning more tokens. So, yun nga guys. Sabi nila dito, yung mga Fantasy, Gold Coins, and Magic Fruits, then yung The Brave, siguro yung The Brave ay yung mga NFT character nila. NFT character nila dito. So, pwede daw natin yun ibenta sa tao or pwede natin ibenta sa kanilang marketplace. So, ang pinaka-gameplay nila dito guys is kailangan mo mag-earn ng gold. Na pwede mong gagamitin yung gold na yun sa pag-build ng mga, ano mo, ng mga, tawag dito, NFT characters mo. Yung para nang sa ganun magkaroon sila multi-level. Then, magre-recruit ka ng mga brave. Sige, hindi ko alam kung ano yung brave nila dito. Check natin mamaya kung ano yung ibig sabihin nun. For the meantime, siguro mga ano doon, ito siguro yun, yung mga kaalaga or ewan. Pero mamaya basahin natin para nang sagot maliwanag guys. So, PvP and PvE, meron din sila dito. Usually, sa lahat ng mga NFT may mga ganyan, PvP at saka PvE. There are 10 fantasy use, BNB. MGC to buy. The two battle mage cooperate with each other to get MGC and CRA bonuses through higher competitive PvP activities and I order PvE. So makakakuha tayo dito ng MGC at saka CRA token. So let's
proceed to the next pero. So ito naman ang Church the Fantasy CRA. Siguro ito yung CRA nila, itong itsura na to. CRA can be used to charge the fantasies, and each battle need to consume the corresponding fantasy energy, which takes 6 hours for each. So, sa ano daw, sabi nila dito, kailangan mong gumastos ng fantasy energy upang nang sa ganun, guys, is makapag-battle kayo. Kasi ito yung required nila. So, isang CRA token or tinatawag nilang fantasy energy, magte-take siya ng 6 na oras. So, sa loob ng 6 na oras, magagamit mo itong kanilang fantasy energy. Then, new secret, 650,000. Developing the secret areas. So, may mga secret pala sila dito. So, ano na to? Ano kaya yung mga secret areas sila dito? By developing the secret areas, we can get more powerful scenarios and improve the bonuses after winning in PvP and PvE. So, ayun nga, sabi nila dito, once na, ano tawag dito, na-developing the secret areas is makakagain ka ng maraming powerful at sa ganoon ay may improve mo yung mga bonus every time na mananalo ka sa PvP at PvE. Siguro ito yun, skill. Parang skill siguro. Kung may ganito kang skill, developing that secret areas is, tawag dito, mas malaki yung makukuha mong bonus once nananalo ka sa PvP and PvE. Ayan o, mukha siyang skill eh. Na ano. Then, proceed tayo dito sa CRA Charge Hero. CRA Charge Hero. MGC bonus can be used by heroes, fantasies, or they can also be sold in the market and converted into US dollars, and CRA is used to charge hero. So yun nga guys, yung CRA daw is ginagamit para mag-charge yung mga heroes, and yung MBC bonus ay ginagamit siya sa pagbibili ng heroes, mga fantasies, and pwede rin siya ibenta sa kanilang marketplace or i-convert nyo sa kanya sa pera na US dollars. So, balik-punta naman tayo dito sa Magic NFT. This is a farewell to the one-way crypto game, which is criticized by the players in present, creating a new mode of NFT plus play-to-earn. So, ayun na nga guys. While playing, makaka-earn daw tayo dito. Then, ito yung mga NFT characters nila. So, mabibili nyo yung mga NFT characters nila by BNB, Binance Smart Chain guys, BNB. So si Stone Gold nagkakalaga ng 0.25 BNB. Si Firewoman 0.25 BNB. Tingnan natin yung pinakamahal nila. As of now, ang pinakamahal nila, wala naman, pare-pare sila ng price 0.25 BNB. Pero itong mga question mark na to, hindi ko alam kung magkano yan. Siguro mga Mythic Warriors to na malalakas. Pero, question mark eh. So, as of now, pare-pares yung price niya pag binili nyo sa BNB. 0.25 BNB. Click natin kung mabibili nga. So, click natin. May lumabas na coming soon. So, ibig sabihin guys, hindi pa siya pwedeng bilhin. Kumbaga, antay pa tayo ng announcement na magagaling sa ating admin kung kailan siya pwedeng bilhin. Pero as of na pinakita nila lang yung prices ng mga NFT characters na to. Ayan, 0.25 BNB. So dito na tayo sa MGC. Based nga doon sa nabasa natin sa taas, si MGC is isa sa mga coin nila dito sa game na to. So player are use MGC to buy, upgrade, and brave the fantasy game. Team such a brave fantasy gold coin and magic fruits can also transfer na the amount of ayun ang binasa natin kanina guys, yung MGC ginagamit pa pag-upgrade ng mga brave saka fantasy character dito. Then pwede mo na siya ibenta sa marketplace nila at sa ibang tao. So, MGC is a digital currency issued by the Magic Universe, which represents the whole Magic Universe and constitutes the most basic goods for interaction between the players in the Magic Universe. So, ito yung itsura na kanilang MGC coin. So, MGC coin, guys, is not only the game token of the Magic Universe, but also the symbols of equity of NFT of the change. Player used MGC to buy or upgrade the Brave and Fantasy game NFT, such as Brave Fantasy and Gold Coins Magic Fruit Game.
be sold and transferred to the other players in the marketplace through earning more MGC revenue. So yun nga guys, yun din yung nasa taas. Ito rin yung andito eh. Paulit-ulit yung info nila dito ah. Ito na rin yung nasa taas ka rin eh. Andito. So yung andyan, nilagay na naman nila dito. Tapos nilagay uli nila dito. So yung info paulit-ulit, pa repeat-repeat lang. So CRA, ito rin yung nasa taas. Kanina, binasa na rin natin to. CRA, isa sa mga token nila. So ito yung tsura ng CRA coin nila. So CRA creator will jointly hold CRA token of this IP. CRA is used for IP equity distribution in DAO community. So creators complete MGC content through DAO community screening and voting. Future IP revenue will be shared by the whole ecology. So yun nga yung isa sa mga token niya, ang CRA coin. Then let's proceed tayo sa team nila. We are a professional team. We firmly believe that quality comes from customer trust. Only by focusing can we do a good job in quality. Kung mapapansin natin dito guys, apat yung team nila dito, apat pa lang. Then mukha nila mga cartoons, cartoon face. Papansin natin dito guys, si Jacob Dogo siya ang chief marketing officer, si Kente Miller ang chief marketing officer, si Gary Park yung chief product officer, at si Rogen Tani ang chief executive officer. So mga chief sila, itong apat na itong mga chief. So makikita nyo guys oh, walang mga social media account, walang mga ano, so hindi natin matcheck yung mga social media account nila. Kung sila nga ito yung mga nasa ito, mga mukhang to. Then, kayo na lang mag-research guys. Search nyo yung mga pangalan nila. Check nyo yung mga pangalan sa mga social media. Kung sila nga itong mga to. So, for now guys, i-review lang natin itong ano nila, roadmap. So, mapapansin natin dito guys sa kanilang roadmap. Nagsimula ito noong 2021. Itong March 4. So, project start, formation, and division of the labors of the core team. Then, ayun na nga, noong 2021-5, obtained the investment of $500,000 from Yueng Seed. Then, noong 6-11, game framework, ayan, implemented the global marketing team, operation team. Then, official operation of the game, NFT platform, selling NFT cards, ay magaganap ngayong December. Then next year, 2022, online Brave community system PPP qualified by the play of CRA online exchange. Then sa March 2022, the game is open, multi fantasy and the Brave expanded 50 character. So bali next year pa siya guys mag-i-start, mag-o-open yung game. Masabi dito, the game is open sa March 2022, next year pa. Then sa April 2022, online craft swap. So, to the moon daw, to the moon. To the moon. So, next year, magto-to the moon daw to, sabi nila. Then, kasi tayo ngayon doon sa pinaka-top uli nila ng website na to. Kasi, meron ditong white paper. So, dito, mas mamaliliwanagan tayo pagbasa ng mga white paper nila. Kasi, papiyaw pa lang yung nandito sa website nila. So, tignan natin kung may pagbabago ba dito sa white paper kumpara dito sa website nila. Okay? So, click natin itong Magic of Universe white paper. So, ito na nga guys, yung kanilang white paper. Kung mapapansin nyo, hindi siya yung usual na white paper na katulad doon sa mga ibang games. More, ano to, naka-PDF yung white paper nila. Tapos, layout, naka-layout. So, mapapansin nyo, Magic of Universe Game 5 white paper. So, game market research and analysis. So, mapapansin nyo guys dito yung parang token nila to, tokenomics. Token na sa iba-ibang lugar. So, dito Asia Pacific, 88.2 billion dollars. Pinakamalaki, Asia. Sumunod, Europe. Sumunod, North America. Then, inauli ang Latin America at ang Middle East and Africa. In 2021, the total numbers of global games player will approach 3 billion. The global game market is estimated to create $175.8 billion in revenue. The cross-platform game products have become a significant threat to the industry. With the advent of metaverse era, people can see more possibility of chain games.
Ito yung pie chart ng marketing research and analysis ng kanilang laro. So, dito naman tayo sa gaming, smart contract, metaverse, NFT, plus play to earn. So, interesting daw. Connotative. Rare and unique. Rare daw. At saka unique. And, ay kita lahat, more profitable. Sana naman more profitable to. Because, many players is want more profitable. Okay? Because the reason kung bakit kami medyo mo-join dito sa mga NFT games is para kumita. Okay? Kung wala naman kami makikita, kikitain dito, bakit kami maglalaro ng games na to? Diba? So, yung iba nagsasabi na dyan na games lang yung habol nila, diba? Magpakatotoo ka, boy. The reason kung bakit tayo sumasali sa mga NFT games is para kumita. That's the main reason kung bakit tayo nag-NFT games, okay? Huwag ka na makipagplastikan pa, huwag na makipagplastikan because the main reason talaga is para kumita habang naglalaro ng NFT games. So, the NFT is a new carrier of the future game industry. DeFi is a new economy in the future game system which provides a credible and intelligent economic ecology for the game ecology. So ito ang guys ang kanilang game introduction. Magic Cell Universe is a simulated business plus battle chain game daw, sabi dito. So play to earn mode siya, obviously, kaya nga siya naging NFT games. Then application niya is BSC and Ethereum. Wow, Ethereum. Isa sa mga pinakamalakas at pinakamataas na gas fee. Then BSC, Binance Smart Chain. Siyempre, dito na tayo sa Binance Smart Chain kasi mababa ang gas fee. Core playing method. Oh. The players can earn gold coins by building a multi-level fantasy and recruit the brave to enter the fantasy to tame monster and upgrade. So sabi dito guys is makaka-earn ka ng coins kapag nag-build ka ng mga multi-fantasy tapos nag-recruit ka ng mga brave tapos ipapasok mo nila dun sa mga tawag dito parang ano nila parang mission parang ganun. Then once naanam sila sa mga mission na yun tapos in-upgrade mo yung mga character mag-gain ka ng kanilang gold coin. Ano gusto ko makita dito kung paano talaga siya nilalaro eh. Kung paano yung laban ba siya or ano, card games ba siya, palo-palo ba to o ano, tingnan natin mamaya kung paano talaga itong gameplay na ito. So, sana may trailer sila no, ng game, ng video. Then the player can choose a camp to join. So may mga camp to, so pipili ka daw ng camp, then bibili ka ng mga NFT characters, then equipan mo sila, lalagyan mo sila ng equipment na mabibili mo sa market, then the more na malakas yung equipment, the more na maraming equipment is mas malakas yung iyong players. So para tong ano yata, RPG game ba to? Tignan natin. Pero hindi siya mukhang RPG game kasi mga chibi yung character niya eh. The player needs to train their mercenary character. So kailangan natin i-train yung mga character natin. Sabi ko nga kailangan natin i-upgrade yung mga characters, equipment. Siyempre, sa kada upgrade kailangan mong maggumastos ng token sa pag-upgrade yung mga characters, then yung mga equipment nyo dito sa games na to. Then pwede mo ibenta yung characters mo, ibenta mo sa tao or sa marketplace. Upan na sa ganun guys, is maka-earn ka ng token dito sa Magic of the Universe. So, ito na nga guys, yung playing instruction nila. Buti naman may player instruction sila dito. Or, tinatawag na workflow. Ayan o, oh, workflow ng games. So, paano to? Intindi natin. Si player, ayan, player. First, the player we need to buy BNB with dollars or MGC and buy to MGC Battle Mage at the ticket for playing games. So, una, kailangan natin bumili ng MGC token gamit ang BNB upang nasa ganun guys makapaglaro tayo. Then bibili ka ng ano mo Battle Mage ayan o as a ticket for playing the game. So ayan na nga yung ito ticket playing game ticket. Then after that yun get MGC bonus. So kada laban guys may makukuha kang MGC sa PVP saka sa PVE nga nila. So sabi dito, bumaba, to win the reward bonus, they will need excellent skill and offering more powerful MGC mage. So ayan, so para daw makakuha ng reward is kailangan mo ng malakas na
powerful MGC mage. So, kailangan mo ng mage. Then, by developing the secret area, sa'yo na nga, yun, ano ba yung secret areas na yun? So, kailangan mo daw ma-develop. So, once na-develop mo na yung mga secret areas, magkakaroon ka daw ng bonus kada PvP and PvE. Then, ngayon ang magic MGC nila, makakakuha ka ng MGC coin nila, then pwede mo ibenta sa marketplace. So, breeding, magagamit mo rin sa pag-breeding yung MGC nila. Then, ayun lang workflow nila guys, paulit-ulit lang. So, ano ba talaga yung games? Hindi ko masyado mag-gets. Hindi pa maliwanag kung palo-palo ba, atak-atak ba, o ano. Then, play instruction. First, the player need to buy MGC with dollars and buy 2 MGC battle mage as the ticket for playing the game. So, kailangan natin daw, guys, ng 2 MGC battle mage. So, ayun natin yung tawag dito sa character dito, yung MGC battle mage. Para na sa ganun, guys, ay makapaglaro tayo ng games. There are 10 fantasies and use BNB. So, may 10 fantasies daw na gagamitin na pambili ng BNB. So, bibili ka ng MGC gamit ng BNB, then MGC pambibili mo ng mga character or LMT character dito or tinatawag yata nilang battle mage. The 2 battle mage cooperate with each other to get MGC and CRA bonus while competitive PvP activities and IOR. So, ayun na nga, battle mage ang tawag nila. 2 battle mage daw ang kailangan para nang sa ganun maka PvP ka at PvE. So, MGC bonus can be used by heroes, fantasy, or they can also be sold in the market and converted into US dollars and CRA used to charge hero. So, ayun na yung sinabi natin kanina sa main website kung ano yung sinabi nila dito sa about sa MGC sa kasi sa CRA is ganun pa rin guys. Wala pa rin pinagkaiba. Kung ano yung sinabi natin dun sa main website is same lang din dito sa player instruction. So, ito na nga yung kanilang MGC is a digital issue by Magic Universe, which represent the whole Magic Universe. It also constitute the most basic goods for playing of Magic Universe or Interact. So, makikita nyo dito guys, may cycle dito. So, play and spend. So, mag-spend ka ng money, then maglalaro ka, then ayan, governs, then mag-stepway, staking din sila dito. Once nag-stake ka, magkakaroon ka ng mga rewards. Then, revenue, magic. So, ayun lang, paikot-ikot lang yung kanilang cycle. Total numbers of billions, remark, CRA, economic status. So, the player get it by the game playing 60%. CRA ecology fund, 10%. Held by CRA, 10%. Consultant team, outside the company, may 5%. Then, liquidity mining, 5%. And private placement, 10%. Yung mining nila guys is 10-year mining. Then, dito tayo sa Magic Token Circulation System. So, yun na nga guys, BNB yung gagamitin pambili ng mga fantasy NFT. Then, pag nakabili ka ng fantasy NFT, makakagain ka ng kanilang mga token. At ito na nga yung CRA. Kagaya na nga sinabi natin kanina at sa main website, ganoon na nga yung magiging workflow ng kanilang token at magiging circulation ng kanilang magic token dito sa Magic of Universe. So, ira, CRA daw. Ito ang workflow nila. So, basahin nyo na lang guys to. Hindi na natin ito dadaanan kasi masyadong mahaba to. So, workflow lang naman to. Cycle workflow. Ng Magic Defi game, ayan. CRA daw, community, IP, ecology, and NFTs. So, ito na yung pinaka main token na talaga magagamit ito. Siyempre, BNB. Pag gagamitin mo ang BNB, pambili ng MGC token. The CRA token, ito yung isa sa mga token nila. Siguro ito yung parang, ano nila, SLP saka AXS. Nang katulad sa Axie Infinity. May 2 token. So, dito rin, 2 rin token nila. So, maganda kasi BNB guys, hindi Ethereum. Buti naman BNB, hindi Ethereum. Kasi kung mag-Ethereum ka, napakalaki ng gas. CRA token, ayan, may burning mechanism sila, circulate, then pledge, then get. So, basahin nyo lang guys, medyo mahaba, tindihin nyo na lang to, about sa burning mechanism nila, then kung paano nagsi-circulate yung token, then ito yung pledge. Use CRA token, so ito na sinabi na rin ito kanina kung paano gamitin CRA token, then, ayan, chain of ecology CRA, basahin nyo na lang guys.
Basta ang IP equity niya guys is 20% is held by the official for continuous development. Then 88% is held by UGC creator of down community participant. Okay? So, hindi ako nagkakamali yung mga sinabi natin dito about sa CRA. Same lang yun sa mga sinabi natin kanina sa main website at saka yung kanina. Game parameters description. So, ito yung game parameters description nila guys. Okay? Basahin nyo dito from here and to here. Then, proceed tayo sa fantasy level description. So, may mga level-level yata sila dito magaganap. So, property, no property, physic na yan, light. MGC required upgrading. So, mag-upgrade ka ng world tree mo. Zero ang kailangan. Mag-upgrade ka ng blacksmith shop mo. 300 MGC ang inyong kailangan. Ano to? Output, MGC daily. So, ito makukuha mo daily yata. 1,000 MGC. So, ayan. So, the more na upgrade mo, mas malaki yung makukuha mo. So, ayan yung mga ina-upgrade sa kanila. World Tree, Brave Pub, Blacksmith Shop, Small Main. Sa desktop pero more on ano to more on mobile phone. Okay, kung gusto niyo guys magpa-shoutout, comment nyo lang yan sa comment section sa baba. Kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang din yan sa baba. Okay, pa-shoutout na kayo para sa next video i-shoutout ko kayo. Okay. At ayun na nga mga Karats Boy Gaming, maraming salamat sa panonood nitong video ito. Kung naging interesado ba ang naging topic or discussion natin for today, i-comment nyo lamang yan sa comment section sa baba. At kung bago ka sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe and click the notification button together with my social media account para lagi ka updated sa mga new video na ilalabas ko. That's it boys and girls all over the world. See you at next video. This is your Aratsboy Gaming.